pag-break namin, dogs, yung relationship hindi naman super bibigat talaga. Parang... We needed time and space talaga for ourselves din. Walang third party. So, kung sino man naglalabas dyan na may third party or during nun... Or during or after nung pag-break namin, hindi ganun si Dogs. Grabe, no? Kahit break kami. Hindi, kasi ganun naman kung minahal mo yung tao, diba? Ang masasabi ko talaga, never yon ng babae. Never. As in, never. Di ko rin siya makita na ng babae kasi napaka picky ni Dog sa babae. At saka sa mga live stream niya kahit nung kami pa, 'di ba? Yun naman yung pinoportray niya sa mga live niya na para siyang fuckboy, pero we all know naman at the end of the day hindi talaga yung totoo. Syempre sensitive lang din yung mga fans siguro. Nung nag-break kami, syempre sensitive kasi gusto niyo pa rin naman na chicks dogs pa rin, pag kumbaga walang papalit pa rin. So, naintindihan ko naman yon. Pero yung nga, as I told you guys, sa lives niya, hindi ko pinapanood kasi deactivated din yung Facebook ko para mas mabilis maka-cope up. Pero tinatag pa rin ako sa YouTube, mga ganon, napapanood ko. Masakit yung sinasabi niya. Syempre, kung kayo rin nasa kalagayan ko, masasaktan kayo. But, hindi tugma eh. Kumbaga ako kasi, nun... yung nag-break kami, talagang kahit dun sa mga live ko sa omelet lang na walang muka, mapapansin nyo talaga yung mga playlist ko, ganun lang siguro. Syempre, alam nga nang umiyak si Doggy, diba? Umiyak siya. So, ganun nyo na lang dinideliver sa inyo. Pero, walang third party, walang parang kontra na family side, 7 years na kami, walang ganun. So, siguro kung babalik siya, we don't know kasi we can only tell pag nandyan na rin, diba? Nagyan na sa situation natin. Respeto rin. Hindi nga rin ako nag-comment kung ano man yung nangyari sa amin. Basta sinasabi ko, time and space. Ang cliche nun, ano, pero mas okay nang ganun. Kasi personal din namin to na away. Yun yung choice ko. Na manahimik. Pero since ang dami rin kasing mga fans na nagtatanong, especially sa Instagram ko, Ate Chicks, please, ang unfair sa'yo, maglabas ka rin. Normal lang yun. Pangit naman kung nagsisiraan kayo sa internet. Kasi pag once na may negative ka nasabi sa partner mo, kahit whatsoever hindi sa internet or sa real life lang, diba? Pangit yung kasi kung nagagawa mo yung parang binabasos mo rin yung sarili mo kasi pinakasamaan mo yung tao na yun. Pero marami rin gusto kasi marinig yun sa side ko. Kaya... Pero ito guys, marami kasi nag-message sa akin, mga screenshot ninyo, nag-unsubscribe kayo or nag-unfollow kayo kay Dogs. Para sa akin, hindi nyo kailangan gawin yun. Ayoko mahati yung nagfo-follow or fan namin. Ayoko mahati yun. Kung sinuportahan nyo siya since day one, no need to unsubscribe. Mabait na tao si Dogs, sa totoo lang. May miscommunication lang kami kung sa amin di nag-click. Diba? Napasaya niya naman kayo, so para sa akin, no need, hindi yung kailangan siya i-bash kasi may boat, meron kaming shortcomings and para sa amin na yun, diba? Alam ko na apektuhan kayo pag ganito, ganyan, pero personally, napapansin ko the way he acts sa life niya, hindi tugma sa totoong nararamdaman niya. Syempre, kung kasama mo yung tao for 7 years, alam mo yung bawat galaw niya. Ganun lang siguro, iba-iba yung pagkukop natin when it comes sa breakup. Okay, para sa akin guys, tama na yung pagsisira kay Doggy. Yun lang, masasabi ko sa inyo. Kung nandiyan kayo para sa Chicks Dogs, okay. Akala mo lang yun, akala ko rin may forever, wala pala. Sa ating live stream. Muna ako na shit, intro pa lang! Kaid tulog. Ay, gagi. Kilala ko yung boses eh! It's hurting! Natalo pa sa ML. Naglalaro ng ML. Wig! Lalabas ng bahay.
nakasando lang kasama mga tropa. Okay, okay, wait lang. Tol, tumabi-tabi, ito lang, Sandokan, Sandokan, Sandokan. It's hurting. It's hurting. Mahal mo pa ba ate Chicks? That is the question you want to know. Ah? Pag galing ka sa relationship na 7 years, I don't think mawawala agad yung love. Pero, nandiyan na tayo eh. Kumbaga, GG well played na eh, diba? I wish na prank lang, diba? I mean, kung prank lang yung nakakapag-live pa ako, may energy ako, hindi ako nag, parang hindi ako nag-step back from social media. Hindi prank yun. And para sa akin, why would you prank? Parang doon palang gine-jeopardize mo na yun, ano, yung relationship nyo, diba? I mean, personally, hindi ko mag-gets yung mga couple na nagpa-pray. Ay, ako na, break up na ako sa inyo. Para sa akin, stupid content yun. Kasi, masakit yun eh, diba? Sabihan ka na, break na kayo, no yun, joke lang lahat. Para may content ka, di ba? Never namin, yun pa lang, noon pa lang, hindi pa kami chicks at saka doggy noon pa lang. Nagsabi kami once na mag-away kami, never namin sabihin na break na agad. Ayaw namin yun. Kaya hanggang ngayon, hindi namin yung gagawin. Okay guys, hindi yun joke. Tama ko ang tropa, walwal hanggang mawala. Lungkot na nadarama, kalimutan ko na siya. Yeah, yeah.